So ngayon naman ay pag-usapan natin bakit hindi maganda na gamitin natin yung Cerelax kung tayo ay mag-unfeed ng mga inakay. Disclaimer lang mga kaibon, para sa akin hindi maganda gamitin yung Cerelax kung tayo ay mag-unfeed kasi ginawa yon hindi naman po pang ibon, ginawa yon para po sa tao. Although marami naman dyan gumagamit ng Cerelax, so yung iba naging okay rin sa kanila, pero kung meron naman po kayong mapagkunan ng formula na pang-ibon talaga, gaya po ng sakto formula, so pwede po kayo na bumili na lang. Kasi noon, nag-handfeed rin ako, hindi ko alam kung ano ipapakain ko. So napapanood ko rin sa mga video, pwede daw gamitin yung Cerelax. So bumili ako. So yung nabili ko pa, napakalaki. So 136 ata yon. Kung sakto formula, so makakabili na tayo ng 100 gram. So mas okay yon kasi ginawa talaga yon para po sa ibon. Yung pinili ko rin na flavor, rice and soya rin. So nung ginamit ko na doon sa mga inakay, so napansin ko yung mga inakay ay papayat. Imbis na pataba siya, papayat ng papayat. So sabi ko sa sarili ko, hindi na ako gagamit ito. Yung natira, hinalo ko rin doon po sa formula talaga na pang ibon, which is yung sakto formula. So doon ko po siya hinalo para po magamit ko pa. Marami naman tayong mapapagpilian ng mga available na formula dyan mga kaibon.